dalawang taon na nakakalipas simula na ang pandemya ay officially nanatapos. Subalit, ang epekto ng pandemya sa ating ekonomiya ay patuloy pa rin nating nararamdaman, particularly sa mga tinatawag nating ayuda. Ang ayuda nga ay mas lalong sumikat at lalo nating nakita noong panahon ng pandemya na kung saan ang ating ekonomiya ay sadyang tumigil. Ngunit tapos na nga ang pandemya, ngunit ang ayuda ay hindi lang nagpapatuloy, subalit ito'y mas lalo pang lumalakas. Sa katunayan niya, napabalita na ngayong darating na 2025 budget ay tumataginting na 253 billion na mahigit ang ating inaallocate para sa ayuda. Mas maliit lamang ito sa mahigit na 300 bilyon na inallocate ngayong taon na ito para sa ayuda. Nakakapagtaka ngang isipin na wala namang pandemya pero mas lalong lumalaki ang ayudahan. Para bang nagiging permanente na ang dapat naging sanang temporary lamang na mga measure para tulungan ang ating mga kababayan. Pero dapat nga ba tayong mabahala dito sa mga bagay na ito? Well, kung akong tatanungin ninyo, ay meron tayong dapat ikabahala dahil nakita natin sa iba't ibang istorya ng mga bansa katulad ng Greece at Venezuela, ang labis na pagpapalaki ng kanilang welfare system at pagbibigay ng ayuda sa mga tao ay nagresulta ito sa pabigat sa kanilang ekonomiya na hindi nila kinaya. Dahil nga labis-labis ang pinamimigay na libre ng gobyerno. Nakakalungkot niyang isipin na sa mga bansang ito na nagnanais sana nilang solusyonan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda at mga iba pang mga welfare at socialized systems ay lalo pang nagdulot na kahirapan ng malawakan sa kanilang mga kababayan. Ngunit meron niyang isang mahalagang prinsipyo na dapat nating maintindihan pagdating sa gobyerno, that whatever government gives to one, the government first needs to take from another. Sa mga tuwid, anuman ang pinamimigay ng gobyerno ay kinakailangan niya munang kunin ito sa iba. Dahil ang katotohanan ay ang gobyerno ay hindi naman talaga siya nagpo-produce at hindi naman siya ang talagang kumikita. Ang gobyerno ay kumukuha lamang ng mga porsyento sa mga production at kinikita ng taong bayan sa pamamagitan ng mga buwis at iba pang mga insentibo na kinukuha sa taong bayan para magpatuloy ang gobyerno. Sa mga tuwid, sa tuwing namimigay ng ayuda at pera ang gobyerno, ay ito'y kinukuha muna nila sa mga taong nagtatrabahong katulad mo. Subalit, ang katotohanan na ito, sa tuwing kumukuha ang gobyerno sa iyo, ito ay mandatory o sapilitan at wala kang magagawa dahil ito nga ang nature ng batas. It takes even if you don't like it. Kung kaya dapat nga iniingatan at pinag-iingatan ito ng mga taong nasa gobyerno kung saan nila gagamitin at ilalagay ang mga pera na nakukuha mula sa taong bayan. Ang konsepto na ito ay tinawag ni Frederick Bastiat na legalized plunder, na kung saan ang tao ay persahang na kinukuhanan ng mga bagay na kung saan hindi naman nila minsan malayang nais ibigay. Isang mainam na ehemplo na to ay ang nakalipas na issue patungkol sa PhilHealth contributions na kung saan kinuha upang maging parte ng general fund ng gobyerno. Ang contributions na ito ay hindi taxes, pero ang contributions na ito ay kinita mula sa kontribusyon ng ordinaryong mamamayan para sana gamitin sa kapakanan at pag-aaruga ng kalusugan ng mga taong pinaka-vulnerable sa ating society. Pero dahil gobyerno ang kumukuha, wala kang magagawa. Ang isa sa nakakalungkot dito ay ang pagbibigay ng ayuda ay nagagamit sa politika na kung saan ang isang politiko ay parang tinatanghal na isang filantropo. Bagamat hindi sa kanyang pera at ang pera ito ay sa taong bayan, siya ang nagkumukuha minsan ng appreciation ng taong bayan. Kung kaya, ang tinatawag nga ni Frederick Bastiat dito sa ganito klaseng pamimigay ay false philanthropy. Dahil ikaw'y namimigay ng isang bagay na pwersahang kinuha sa tao at ipinamimigay tila ba na ikaw ang siyang pilantropo. O, dinawi ko lang ha, hindi naman ako against sa pagbibigay ng tulong sa mga taong nasa krisis ng buhay, lalo na kung ikaw ay nasa isang emergency sa iyong buhay. Subalit, kung ang emergency ay wala na at ang tao ay mas matutulungan mo na maging produktibo sa pagbibigay ng trabaho, pag-develop ng kanilang skills, at pagtukoy ng kanilang panawagan sa buhay, hindi ba dapat yan ang dapat natin pinagtutuunan imbes na pinopromote natin ang isang republika ng ayuda? Kung nais nyo pong malaman pa ang akin pong mga pananaw dito, tingnan nyo po ang ating comment section at i-click nyo po ang aking article sa The Manila Times.
Muli, ito po si Attorney Jeremiah Delhica, ang inyong pastor ni Mike.